na-repair pa ang blood vessels ng mama mo. Sa ngayon, hihintoy yung pagdurugo at pamamaga. Pero, to set your expectations, may magbabago pag gising niya. Pero, we cannot predict if she will completely return to normal. Dok, kung sakali po, ano po ba yung hindi babalik sa normal? Pwede siyang magkaroon ng problema sa pananalita, sa paningin, panghihina sa kalahati ng katawan niya, seizure. We'll observe and see pagising niya ang mga magbabago sa kanya. Ang importante, she survives this. And saka na muna yung mga rehab na gagawin sa kanya. The next days are also critical. Siguro, Doc. Discuss na lang natin sa labas yung mga susunod na gagawin nila Mr. Villamon. Sure, Doc. No problem. Ma. Kumising ka, ha? Ikaw ang bilin ng bilin sa akin. Magpakalakas. Lumaban. Kaya huwag ka susuko, ha? Ma. Hindi ka ganyan. Ang mama Sonya ko, palaban. Sa kahit na anong pagsubok. Kaya ma, huwag ka susuko. Lumaban ka. Lumaban ka, ha? I'm sorry, pero hindi umu-okay ang vitals ni Tita Sonya. Which means, lalong nagiging slim ang chances na mag-uising. Bakit ganun? Ang lakas-lakas ni Mama Sonya nung pumunta siya sa bahay. Margo, baka may paraan pa. Ginagawa ng doktor niyang lahat ng kaya niyang gawin. Pero, kailangan maset na rin natin yung expectations natin. No, not Mama Sonya. Ano kasi nangyari pa ito eh? Mama Sonya, please wake up. If only I knew this would happen to you. Sana nagstay na lang ako sa iyo para maalagaan kita. Buti nga you've been with Mama Sonya, Faye. Ako, masama yata yung loob niya sa akin kasi di ako makinig sa kanya. I'm sorry, Mama Sonya. I let you down. Hindi nagtatanim si Mama. Ang gusto niya, ang importante may natutunan tayo sa kanya. Ma? Please, lumaban ka. Alam ko po na marami tayong hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, pero mahal na mahal po kita. At mahal na mahal ka ng mga anak ko. Tayo po ang pamilya, Ma, mula noon hanggang ngayon.